Meron po ako nakausap na dati pa, kayo ay inaalok na maging miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Just to set the record straight, totoo po ba yun na inalok kayo maging miyembro ng official family? Totoo yun na Katonying. Ang totoo niyan ay tatlong position pa nga yung inalok sa akin. Ngunit yun ay pare-parehong tinanggihan ko. Yung dalawa dahil hindi ako interesado. Yung isa sana na interesado ko sapagkat malapit yun sa puso ko, yung pagpapababa ng kuryente. Ngunit napansin ko na hindi masyadong na-appreciate nung mga dapat na makaalam nung mga reformang gusto ko mangyari. Curious lang po ako, kung Department of Energy po yung isa, tapos yung isa po yung ERC, ano pa po yung dalawa? Department of Justice at saka yung Department of Agriculture. Opo. Yung Department of Agriculture, ang nag-oper yun ay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Kinausap po kayo. O, dahil sa alam niya na ako'y maglulupa din. Opo. Sapagkat naipahayag ko naman yun sa maraming pagkakataon, Katonying. Sabi ko, mas gusto ko sana yung isa sapagkat doon ko makikita yung impact nung gagawin ko. Sapagkat kapag naibaba natin ang kuryente ako, yung impact nun ay massive yung kanyang epekto. Kaya ako po binanggit yun, sapagkat imagine, inaalo kayo ng iba't ibang executive position at hindi basta-basta cabinet position po yan. Tapos ngayon, ang dating para kayong nasa oposisyon. Tapatin nyo nga kami, kayo po ba oposisyonista na ngayon? Naipagkamali nila yun, Katonying. Kasi kung susuriin mo talaga yung aking ginawang pakikipaglaban, kung may tuturing na yun, hindi nila napansin na ipinaglalaban ko yung prinsipyo namin, yung mga tradisyon namin tungkol sa paggalang sa mga opisinang kumakatawan sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan. Unang-una, walang magdidepensa. Kung walang magdidepensa, lalo namang walang magtatanong. Ngayon, naging kagugalian na namin. Kaya sabi ko, this is the unwritten rule, tradition, kung tatawagin. Wala naman tanungan talaga yung dalawang opisina ng executive. Ba't ka ako nagkaganoon na nangyari? Ba't ngayon nag-iba tayo ng patakaran? So, naitanong ko nga are we now setting aside the tradition, Madam Chair? That's the first question. If we are setting aside this tradition, is this committee authorized to do so? Well, ang sagot niya, there's a short answer to both questions. The answer is no. Di natuwa naman ako. Ang ibig lang sabihin nun, pananagutan namin yung tradisyon ng paggalang. Pero bago lang yung susundutan ako, nakita po namin na nilapitan kayo ni Congressman Paduano eh. Pero yung mga sumunod na eksena, nawala na sa video eh. Nagpang-abot ba kayo ni Congressman Paduano, no? Hindi naman, kasi hindi ko naman siya pinapansin na salita na siya na salita. Ako, focus lang ako sa sinasabi ko. Ang pagkakaalam ko, nanggugulo lamang siya. Unang-una, hindi ko naiintindihan na sinasabi niya. Palagay ko rin siya, hindi rin niya naiintindihan. So, hindi ko naman siya pinapansin. Kala ko, dahil parang may umaawat sa inyo eh. Hindi naman. Kilala ko yung tao na yun, talagang ganun lang eh. Okay, yun po tanong na kasunod dun sa binabanggit nyo kanina na kahit si Abante ang Vice President, ganun din ang gagawin, ganun din ang gagawin nyo. Hindi yung tao eh. Uh-huh. Yung opisina ng Vice President ang aking sinabi. Sinesentro ko dun. Ito po, diretso nyo kami. Hindi ba... tanggapin na natin na yung institusyon lang yung pinagtatanggol, ang tradisyon yung pinagtatanggol. Hindi ba sa puso ninyo talagang ipinagtatanggol yung si Vice President Sara Duterte during that time? Nagkataon siya yung tao ron eh. Mm-hmm. Wala na akong magagawa doon. Mm-hmm. Kung si Paduano pa yun nando, baka sakaling ipagtanggol ko rin yung opisina eh. Mm-hmm. Hindi ako aalis doon sa alam kong tama. Doon na tayo. Hindi nyo ba somehow ay pinagsisisihan yung inyo pong aksyon na yon? Dahil siyempre, meron mang natutuwa sa inyo, especially yung pong mga maka-Duterte, marami po yon. Pero marami namang nagsabi na ano ba naman tong si Congressman Marcoleta, bakit ba parang naging abogado ni VP Sara? Oo, ganun ang naging perception nila. At lalo ko naniniwala ngayon na pinupolitika pala nila yung ating Vice President. Lalo na sa mga sumunod na pangyayari na nakita ko na
gumawa sila ng mga bagay na hindi na tama para lamang mapilit ang Vice President na humarap sa isang pagdinig. Pero dahil po sa inyong ginawa na yon, kayo ay hinubaran. Talaga, todo. Ay nakala nyo bang kayo mahuhubaran? O ano po ba yung mga hinubansi? Baka akala nila kung ano hinubansi. Oh. Baka akala yung Amerikana yung lang hinubansi. Pati medyas ko nahubaran eh. Eh, hindi ko naman inasahan sapagkat ang ipinaglalaban ko ay katwiran. Mm-hmm. Nung una, hindi ako naniniwala na uhubaran ako. Mm-hmm. Kasi kako, unless they are able to present a better counter argument. Mm-hmm. Kasi ang pinag-uusapan natin, Katunjing, yung institution namin eh. Pag sinabi mong Congress is parliamentary in nature. Mm-hmm. Diyan nauhubog yung tinatawag na parliamentary practice. So nung tinanong, what is the point of order of the Honorable Abante? Wala naman siya sinabing nalabag eh. Mm-hmm. I will ask Congressman Marcoleta, sabi niya. Are you rebuking this committee? Mm-hmm. Saan ka naman nakakita ng ganong kato niya? Mm-hmm. Tinuro ba akong ganon? Nasaan na yung paggalang sa amin? Nasaan na yung... Normally, third party, third person. May I ask the Honorable, Honorable Marcoleta, mm-hmm, if he is rebuking this committee? Sana naman lang eh. Eh, wala na yun eh. Wala na. Saan ka nakakita na? Saan? So, asama na loob niyo lang? Sa una, asama ba ang loob ko? Sabi ko, gusto ko pa sana, Papa, anong klase ka kung I am raising a point of order? I am even raising a point of inquiry. So, alam mo, sinabi niya sa akin, Congressman Marcoleta, you cannot raise aspects of procedures because you are no longer a member. Sa kabuuan po, tama ba limang committees ang inalis sa inyo? Sa naalala ko, limang committees at saka isang membership sa committee. What does it tell us about the current leadership of the House of Representatives? Ang masasabi ko lang, kahit ako'y nalulungkot ka, Tunjing, hindi ako makapaniwala kung bakit yung mga kasamahan ko, kahit napagsabihan mo sila, nung una, inasahan ko na maaaring nagkakamali lang sila, pwede ko pa silang pagsabihin kasi mga bagito yung iba eh. Kaya ganun ang aking ginawa na para ipaalala sa kanila. Pero ang nakikita ko ngayon ay very obvious na meron silang political agenda na talagang hiyain nila. Ayun, sinasentro ko na, hihiyain nila ang Vice President. Sa tingin niyo ba ay makatutulong sa inyo na kayo po ay nakadikit sa mga Duterte ngayon, whether it is just a perception o kaya ay katotohanan? Kaya nung ako'y mag-file ng COC, Katunjing, mm-hmm, ang una kong sinabi, kinakailangan kategorikal na sabihin ko na ako'y nag-file, naghain ng Certificate of Candidacy bilang isang independent senator. Mm-hmm. Ang sabi ko, ito ay katibayan ng kagustuhan ko na sa pamamagitan man lang nito ay maipakita ko na nagsusulong ako talaga sa matagal ng panahon. Ito yung pangarap ko na magkaisa tayo bilang isang bansa. Sa makatwid, hindi ko sinisisi ang Pangulong Marcos dito. Ang sinisisi ko dito ay yung leadership ng House of Representatives. Eh, hindi naman makikialam ang Pangulo sapagkat alam niya, eh, meron kaming separating wall. Ngunit, sabi ko, tinitindigan ko ito. Kung ito'y pinaalam niyo sa kanya, dahil kilala ko ang ugali niya, hindi siya papayag. If given the opportunity, hihingin niyo ba ang suporta / endorsement ng presidente? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na makita ko siya siguro, kahit na pabulong, ay sasabihin ko sa kanya. Kahit na hindi na public. Kasi, kung maibulong ko sa kanya, Mr. President, baka naman... Kasi tinitingnan ko rin kung komportable siya sapagkat sa napakarami ng mga partidong kasangkot doon sa kanyang pinorma na senatorial slate. Baka naman ako maging discomfort sa kanya yung publicly ma-endorse niya ako. Naiintindihan ko naman yun, Katunjing. Kaya yung pagiging independent ko, nasa sa kanila na kung gagawa sila ng initiative kung paano nila ako susuportahan. Opo. Para po sa mga nanonood sa atin, disclosure lang, ako po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Kadante po dito ay kaanib din po sa Iglesia ni Cristo. At alam naman ng nakararami
na as a general rule, siguro pwede po maaari nating sabihin yun, na kami po ay hindi naman pangkaraniwang iniinganyo na pumasok sa politika. Ito po, again, just to set the record straight, kayo po ba ay pinahintulutan ng pamamahala na iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katunying. Alam mo naman yon dahil sa ikaw ay matibay rin namang miyembro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Yun ay unang-una doktrina natin. Pangalawa ay kahayagan ng paggalang natin sa kanila. So sa pangalawang pagkakataon ay pinayagan tayo, Katunying. Kaya eto na naman ako. Pero ngayon, sinabi ko nga sa iyo, wala nang atrasan. Mm-hmm. Nasabi niyo ba yan sa pamamahala ng iglesia? Kasi parang naibilin nila sa kanilang mga pinagkakatiwalaan na ang pagpayag na yan ay parang, well, hindi naman direktang sinabi sa akin. Ngunit parang may haging ng ganun. O, pinayagan ka uli ha. Kahit na subliminal lang, eh, bahala ka na kanyang umintindir yan. Parang ang pagpayag na yan ay mayroong kaukulang condition na wala nang atrasan yan, ha? Parang wala nang atrasan. Okay, mga huling tanong na lang po. Kung sakaling papalarin po kayo, ano ang unang-unang gusto nyong maisulong na batas? Napakikinabangan po natin. Naririnig ko sa inyo. Wala kayong bukang bibig, kundi puro kuryente. Ibaba ang kuryente. Alam ko, baka napapanaginipan nyo na yon. Other than that, ano ba po? Nauuna kasi ang kuryente, Katunying, sapagkat ito yung impactful eh. Kapag ito yung naibaba mo, napakarami ng kanyang magiging epekto sa industriya, sa imagegenerate na trabaho, at pati yung production ay talagang dadami. Pero bukod doon, pati yung tubig kasi kinakailangan nating ayusin yun eh. Yung quality ng serbisyo at pati quality ng tubig, hindi ka maniniwala siguro sa Central Luzon. Kung kailan nakipag-joint venture ang isang kilala mo na na kumpanya, sa joint venture kasi, Katunying, very basic yung kapag nagdalawa na yung nagseserbisyo, di ba gaganda dapat kesa so nag-iisa? Apo. Ano po bang pananaw nyo na naalisin ng totohanan? Alisin ng totohanan ang pork barrel. Pinaka-idea yan. Ako naniniwala ko, yan ang pinakatama. Yan ang pinakatama. Na talagang wala na sanang unabis na power yung congressman na mag-pinpoint pa ng mga projects. Kahit nasabihin natin na wala ng pork barrel. Pero kung halimbawa, papayagan pa rin kami na magpalista. Ang kaibahan lang naman kasi, Katunying, noong kasi lump sum siya. Yes. Pagkatapos mula sa lump sum na yon, paghahatian na ibibigay. Ang nangyayari kasi, eh, siyempre, makikisama naman yung speaker sapagkat paano naman siya ibuboto na speaker kung hindi susuportahan ng mga... Kayo po ba ay naniniwala na magiging fair at walang dayaan ang eleksyon na mangyayari sa Mayo? May palagay ako na mangyayari ang isang fair at malinis na eleksyon.